Lakers versus Mavericks, mga idol. Kyrie back in the lineup para nga sa kanyang team at ganun din itong si Anthony Davis after missing his last game. Bakbakan ang dalawang team na looking to clinch the 6th seed and guarantee nakapwesto sila sa 8th and 9th seed. Well, sa ating first quarter, itong team ng Lakers ay meron niyang 10-5 start at kalahati ng puntos na yan ay nanggaling kay Anthony Davis, 5 points. At gandang ang in and out crossover naman ni D'Lo, mga idol, pangdagdag nga sa highlight sa kanyang 4 assists already. Pero ito namang Dallas Mavericks agaran ding bumawi ng kanilang 8-0 run para nga kumuha ng 1-point lead, 15-14 with 6 minutes left. At matapos nga ng palitan ng baskets ng dalawang koponan, ay nataya ang ating laban to 23 points pero binawi din agad ni Anthony Davis ang kalamangan after ng kanyang tough bucket in the paint. At bago matapos ang quarter, gandang bounce pass pa ni D'Lo kay Rui Hachimura, kaya naman meron na siyang 6 assists in the quarter, 33-29 ang ating scoring, 88 points are the way, 8 points. Second quarter naman, Lakers continues to take care of their lead sa unang 3 minuto lang. At yan, mga idol, ay dahil sa kanilang solid na depensa, 39-33 ang ating score. And again, like in the first quarter, mga idol, may run na naman na pinakawalan ang team ng Dallas Mavericks at yan ay dahil bumalik na itong si Kyrie Irving sa court kaya't naging tayang ating laban to 42 points. Tapos dumagdag pa nga ng back-to-back 3-pointer si Davis Bertans to take a 6-point lead sa Lakers, tinodo po nila yan to 9 points after ng turnovers ng Lakers. Sumubok itong si Austin Reaves na idikit ang kanyang team, mga idol, pero kapos pa nga rin sila dahil may 62-54 lead ang Dallas Mavericks at the end of the second quarter, Kyrie 14 points, AD 10 points. At sa ating third quarter nga, mga idol, mukhang may gustong iparating itong si Kyrie sa Lakers after ng balina na gusto nga daw nila si D'Lo over sa kanya. 5 straight points agad ng kanyang ginawa at kinirahan pa si D'Angelo Russell sa kanyang mukha, mga idol, ginawang asintahan. At may 12-point lead ng Dallas Mavericks. Matapos nga rin yan ay nagtulungan din bumawi itong si D'Lo at Beasley sa Lakers para nga sa kanilang opensa para dumikit to 6 points sa Dallas, pero naging 11-point lead muli yan matapos ng 3-pointer ni Bullock. Pumalag pa naman ang second unit ng Lakers, mga idol, sa pagtutulungan ni Schroeder at pati na rin ni Rui Hachimura para nga ibaba nila to 3 points na lamang ang 11-point lead na itong Dallas Mavericks. Pero pinatahimik nga muli, mga idol, ni Christian Wood at ni Kyrie ang crowd ng Lakers, binalik nila to 9 points ang kanilang kalamangan to end the quarter, 89-80. At sa fourth quarter naman natin, mga idol, taas nga ng energy ng Lakers sa first 2 minutes. Naibaba nila to 4 points ang labang ng Dallas. Nag-improve ang kanilang defense, mga idol, at itong si Austin Reaves, ni-lockdown defense pa si Kyrie Irving pinalpal na nagresulta nga sa 24 second shot clock violation. Kyrie bumawi pa naman sa next possession pero itong si AD, mga idol, ay binuhat ng Lakers dito. Nakadalawang basket nga para nga dumikit. Tapos si Austin Reaves pa, mga idol, ginawang 2-point game ang laban after ng kanyang end one play and then one more play pala kay Austin Reaves. Nagpalamang sa Lakers 97-96 with 7 minutes left. At dyan na nga rin nahirapan na makakuha ng basket itong si Kyrie Irving at ang Dallas Mavericks. At itong Lakers naman, si AD Schroeder ay nag-take advantage, nag-build ng 105-100 lead over sa Mavs with 4 minutes left. At inalagaan nga ng Lakers ang kanilang kalamangan, mga idol, hanggang sa huling mga minuto. Dumikit nga itong Dallas Mavericks 109-108 with 7 seconds left. And then after ng missed free throws neto ni AD ay clutch 3-pointer game winner ni Maxi Kleber, mga idol, para nga sa team ng Dallas. Final score 111-110. Ang nanguna nga sa kanila si Kyrie Irving with his 38 points, 6 rebounds, 6 assists. Itong si AD 26 points, 10 rebounds, Reaves 16 points. Nagalit nga rin itong si LeBron James, mga idol, kay AD sa 4th quarter dahil nga sa kanyang miscommunication sa isang play.